Aquarius, hello, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ito yung reading mo for the month of September. Ano yung mga dapat mong malaman, mga posibleng parating, mga mensahe na dapat mong marinig. Maraming salamat Aquarius sa iyong matagal ng pagsuporta sa aking page or channel. And kung bago po kayo, thank you so much for dropping by and don't forget to like, follow or subscribe na rin po. Shout out and big thank you sa mga nag-a-avail ng mga personal readings natin, subscription, membership. Regarding dun sa mga interesado, mag-book, mag-inquire about my personal readings, dumiretso na lang po kayo sa aking FB page. Yung pag-send na lang po kayo ng PM doon. Yan. Mag-ingat lang po kayo kasi may mga gumagaya na po ng aking FB and TikTok. So, yan, yung mga names ng ating mga members and subscribers naka-flex po sa dulo ng ating reading. Okay. Merong Sagittarius energy dito, Jupiter, third house. Latag muna natin yung mga cards mo, Aquarius, no? Wow! So, may swerteng kasama sa'yo si Jupiter. Ayan, no? Itong September, oh. Yung iba, baka swertihin kayo ngayong September. Andito yung iyong potential. Oh, yung mga ano dito, yung mga may mga page, channel, content creator. Ayan, nakikita ko na aangat yung reach ninyo, lalaki yung page nyo, channel nyo, madadagdagan yung mga subscribers ninyo. Basta parang merong some kind of magandang pagkakataon, improvement, pagle-level up. So yung iba dito pwedeng ano, lumawak yung reach ninyo kung meron kayong negosyo, lumawak yung mga connections ninyo. And ang nakikita ko, yung confidence mo, Aquarius, yun yung magdadala sa'yo dito sa spotlight. No? Kasi naniniwala ka sa mga kakayahan mo. And nakikita ko rin dito na very open-minded ka and willing kang mag-take a leap of faith, willing ka na mag-take ng risk dito. So nakikita ko dito is haharapin mo yung mga challenges ng September ng buong kumpiyansa sa sarili mo. Palaban yung energy mo dito, malakas yung loob mo, ayan, malakas yung loob mo. Buong buo, ayan, no? Mataas yung confidence level mo dito sa dalawang card mo, lumilitaw. At saka, talagang yung swerte at good fortune meron dito sa Sagittarius card mo in Jupiter. So, nakikita ko dito talagang may mga magagandang bagay na paparating sa iyo. Possible na may achievement, maging famous ka, ayan. Kumbaga yung spotlight nasa sa'yo eh. Nakikita ko rin dito na may mga bagong experiences, knowledge ka na maa-acquire ngayong month ng September. Maaari ka rin magkaroon ng maraming engagements, ayan, sa community ninyo or sa organization. Basta may kinalaman siya sa ano eh, sa yan, pwedeng iba, active kayo sa lugar ninyo. So, merong something about yung neighborhood or sa ano, sa public or sa social media. May mga bagay na related doon. And magtiwala ka lang oh, dito sa card mo, sinasabi ni Trust. Itong mga ano, kung ano man itong mga bagay na kakaharapin mo ngayong September. So, ano, Aquarius, dapat magtiwala ka lang. Kasi, kung ano man itong mga ganap na to, nangyayari yan, may purpose yan. Bakit yan, bakit mo yan kailangan pagdaanan, ma-encounter, kaharapin ngayong September? Kumbaga itong card na to, ina-advise niya na magtiwala ka lang, maging kalmado ka lang, and
ipaubaya mo lang sa itaas or kay universe yung mga dapat mong ipaubaya dito. Okay? Magiging okay din yung lahat-lahat. And itong mga bagay na to, kung naman to na ma-experience mo ngayong September, magkaroon ka man ng mga problem or challenges, eh, magiging okay din yung mga bagay-bagay and magtiwala ka lang. No, basta ang pinaka-keyword dito is ipagkatiwala mo lang. I-surrender mo lang yan. Maging ano ka lang, at peace, kampante ka dyan. No need to be anxious or maging worry. Mag-worry pala. Importante dito yung i-surrender mo lang yan, ipagkatiwala mo lang yan. Magtiwala ka na ano, yung mga nangyayari na yan may purpose, magiging okay din ang lahat. Focus ka lang dun sa mga kailangan mong gawin. Huwag kang masyadong maging anxious dun sa mga bagay na hindi mo naman makokontrol sa ngayon. At ang iyong good stuff or lucky card mo is 1144. Leveling up. O, diba? Yun nga yung sinasabi ko dito eh. Parang sabi ko nga, nasa spotlight ka, or magiging famous ka, or meron kang milestone na marireach, lalo na kung nasa social media ka or sa public. Sa public yung related yung trabaho mo or ginagawa mo. Nakikita ko nga, mas lalawak yung mga contacts mo, yung reach mo, mag-e-expand eh. Mag-e-expand yung ano mo dito eh. Mag-e-expand ka eh. Pero more na feel ko nga, pwedeng sa social media ka, pwedeng digital creator, yan, yung mga content creator, YouTuber, TikToker, or personality ka sa FB, hindi ko alam. Basta pwedeng meron kang, or kung negosyo nga to, magiging famous ka. Parang magkakaroon ka ng malaking reach audience, ayan. May malaking audience, malaking potential na ma-reach mo yung mga target mo na ano, na mga ma-reach dito na ano, na mga tao. Ayan. Lalawak yung ano eh, lalawak yung connections mo rin eh. Maaari ngayong September, ma-reach mo yung full potential mo pagdating sa ano, sa ginagawa mo or sa career mo. Ayan, no, ito na yung leveling up card mo. So, meron talagang good fortune, swerte sa iyo. At mabuti na rin na ikaw ay confident. Kaya malaking bagay yan. Kumbaga, caring-carry mo yung sarili mo dito ngayong September, Aquarius. Maaaring may mga bagong experience, adventure para sa'yo ngayong September, or challenge, kung ano man ito. Meron kang papasukin na something na exciting para sa'yo. You are embarking on new adventures, entering an era of excitement, challenges na ma-overcome mo and magli-lead yan sa iyong growth. So, yun na nga, hindi lang mga swerte-swerte, no experiences, pwedeng may mga challenges din. Pero, ang importante dun, lumalawak yung kaisipan mo, nagle-level up ka, nag-upgrade ka, nag-expand ka ngayong September. Marami kang matututunan, mapipick up ngayong September. Pa tayo ng ibang cards. Kailangan. Ayusin natin yung mga cards. Patong-patong na kasi yung dami. Meron ka rin flattery. Ayan o. Alam mo, marami kang marireceive na mga compliments, papuri, merit, ayan, mabibigyan ka talaga ng ano dito. Kumbaga parang mala six of wands eh. Parang nasa sa'yo talaga yung spotlight. Magsha-shine ka talaga ngayong September, Aquarius, yun lang masasabi ko sa'yo. Ayan, mabubusog ka sa mga ano, mga papuri ng mga tao sa paligid mo, mga compliments, yan yung mga matatanggap mo, na which is deserve mo naman kasi
talagang ano eh, confident ka rin naman sa sarili mo eh. And talagang deserve mo yan, lalo na kung pinaghirapan mo yan. Siguro ingat ka na lang dito sa person na masyadong ano, mabulaklak kung magsalita sa iyo, ayan, baka naman madala ka sa mga talkies, ayan, matatamis na mga salita. Okay. So itong person na to pa ano, parang pwedeng gusto kanyang ma-impress kaya parang dadaanin niya dun sa mga mabubulaklak na salita. O, baka sakaling maano kanya eh. Ma-impress ka nitong person na to. And pwedeng Gemini siya. Ayan. Baka madaan ka sa mga bola, sweet talk. Ayan. Paparating sa'yo, ano pa, uswerte talaga. Ayan. Aquarius. Totoo talaga. Ayan. 1, 2, 3, 4. O, diba? Apat na card dito yung nagsasabi na ano, meron kang good fortune and swerte. Ayan. So, maswerte hindi ditong September mo. Huwag na nating i-elaborate yan. Very, very ano yan, self-explanatory yan, horseshoe. Kasi yung symbol ng horseshoe is about good luck kung hindi nyo alam, okay? So, banggitin ko na lang din yung mga signs na nakikita ko dito. Ano yung unang lumito? May Sagittarius energy. Meron ka rin Gemini at saka Leo. So, maano? May strong energy ng fire sign dito. Whether, ano yan, meron kang mga ganyang signs sa chart mo or may nakaka-deal ka na person na ganyan yung mga signs nila. Yun lang, pwede ka maka-encounter ng delay, kung ano mang hassle ito, or pwedeng postponement. O baka yung iba dito, merong ipagpapaliban, kailang marireschedule, or maghihintay pa kayo. Meron talagang bagay dito maliwanag sa September mo, Aquarius, na wala kang gagawin. Or wala kang magawa kahit gustuhin mo. Isusurrender mo lang talaga, ayan o. Oh. Hangman at saka yung sinasabi dito, trust. Yun yung sinasabi ko na dapat ano, ipaubaya mo na lang yan. Importante, ipagtiwala mo na lang yan kay universe or sa itaas. As long as yung mga part na kaya mong gawin, gawin mo. Pero yung mga bagay na hindi mo saklaw or hindi, wala ka talagang magagawa, eh yun yung isurrender mo. Importante, ipagtiwala mo lang yun. No, all will be well. Huwag kang mag-alala, magiging okay din yung mga bagay-bagay. Okay? Pwedeng iba dito, parang nagbago yung isip ninyo, pwedeng may nagba-back out na kayo. Pwedeng ayaw nyo na. May parang may bumawi dito, ayan, whether ikaw yan or may makaka-deal ka na ganyan na person na parang nagbago isip, binawi, bumawi, hindi lumaban eh, instead na lumaban, bumawi eh, yan, hindi ko alam kung may kausap ka na ganyan, no? Or kung ikaw man yan na nagbago yung isip mo, ayan na nga, victory, success, fame, recognition, six of wands, definitely, yung spotlight nasa sa'yo. Oh, andun lahat yung mata sa'yo, yung attention na deserve mo. So, yan, kung ano man itong attention, recognition na gusto mo, eh, yun yung marireceive mo. All eyes on you ngayong September, Aquarius, ano, yan, nasa spotlight ka, you are indeed glowing up. So, hot na hot ka ngayong September. Whether sa negosyo mo man yan, sa career mo, or yun na nga, sabi ko, kung sa social media ka, meron kang page, meron kang channel, ayan. Matagumpay, kung ano man ito, merong good news, ayan. Mag-uwi ka ng magandang balita sa bahay nyo, sa family mo, na meron kang achievement. Yan. Achievement or reward, pwede rin. Uy, marireceive ka na merit dito eh. Mabibigyan credit ka talaga.
Bibigyan credit ka, magsha-shine ka, ayan. Mag-i-stand out ka, sabihin na natin. Angat kay mag na ikaw talaga yung yung famous ngayong September. So ayan, baka maging employee of the month ka or kung saan man 'yan. Mabibigyan ka ng ano diyan ng trophy, reward, merit, yung deserve mo na ano na attention. Tignan na natin yung love life mo, Aquarius, no? Ganda naman ng reading mo. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Puro papuri makukuha mo dito. Ayan o, yun din yung parang binavalidate ni, ano, ni Six of Wands. So, tugma-tugma naman yung mga cards mo rito. Love life mo, silipin natin. Ah, yun lang. Pagdating sa love life mo ngayong September, pwedeng alat. Sa love life, medyo inaalat. Merong energy dito ng depressed ngayong September. Parang ano, magulo pagdating sa love life mo. Walang kasiguraduhan ano yung mga next na pwedeng mangyari sa inyo. Ayan o. Pwedeng iba, malabo na kung ano yung magiging future ninyo. Nagkakalabuan na kayo nitong person na to. Pwedeng iba, dahil dyan, nagkakaroon kayo ng ano, yung mga, ng depression. Dahil dyan. Kasi ang gulo, magulo. Walang kasiguraduhan ano yung kahihinatnan ninyo nitong person na to. And yun yung maaaring nagkukos sa inyo ng ano, ng worry or depression. Guardian, para sa iyong closing message at final card for this reading ay meron kang action, speak loudly. So, unahin na natin to. The Guardian, sinasabi dito, allow friends to walk alongside you in times of trouble. Ano ba yung sinasabi ko dito, di ba? Itiwala mo lang yan sa itaas. I-surrender mo lang. Surrender mo lang yan, ipagkatiwala mo lang yan sa itaas. Hayaan mo na damayan ka, tulungan ka ng mga kaibigan mo during this difficult time kung meron ka mang ma-encounter na ganyan ngayong September, Aquarius. Andyan yung mga kaibigan mo para ano, damayan ka nila sa mga times na crisis, pagiging problematic, may mga aberya sa'yo. Gifts and of insights and star energy are handed to you by a guardian angel. Starlight shines through you, protecting you from negativity and clearing your mind of any troubling influences received from others. Ayan, nandyan din yun daw yung mga angels mo to guide you or para tulungan ka rin nila. Andyan yung kanilang guidance, poprotektahan kanila from negative. So, ang affirmation mo, I am protected from negative energy. So, yan, dapat maging aware ka na andyan yung support system mo, ng divine, yung mga taong nagmamahal sa'yo, especially friends mo or family mo, na i-guide and tutulungan kanila, alalayan kanila during times of trouble or difficulties. Ganun kanila ka-love. Nandyan sila para ano, i-guide kanila, damayan kanila. Actions speak loudly, express your love through actions. So, ayan daw. Paano iparamdam? Mas effective daw kung talagang hindi lang sa salita, kundi pati sa gawa, eh, napuprove mo yung pagmamahal mo. I-express mo yung pagmamahal mo through actions. Or pwedeng yung mga tao na yan, kung sino man itong mga tao na kapaligid sa'yo, mafe-feel mo kung sino talaga yung totoong nagmamahal or nagmamalasakit sa'yo through their actions, hindi yung mga chika-chika lang nila, mga sabi-sabi. Mapuprove mo yan ngayong September. Malalaman mo yan, Aquarius. Okay? Mafe-feel mo. So, yan yung mga energies na na-pick up ko dito sa iyong reading for the whole month of September. Sana makatulong sa'yo itong reading na to, Aquarius. Take care. God bless. Babush.